isa tong uri ng hayop na swerte daw ang dala sa'yo. May dala ka raw swerte? Ikaw ba ang dahilan kung bakit sinuswerte ang asawa ko? Oo, nanalo ko. Sineswerte na talaga tayo, loves. Kaya pala minamalas na ako. Nagkanta leche-leche ang mga negosyo ko dahil pala sa'yo! Isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ninyo, Miss Clore. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kung saan nagsimula ang lahat at sa naging karanasan ko noon sa isang hasyenda. Ako po si Berna at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Isa ako sa mga babaeng biniyayaan ng partner na ubod ng lasinggero at sugarol. Madalas naming pagtalunan ni Romnick ang tungkol sa bagay na yan, Miss Clore. Bukod kasi sa madaling araw na itong umuuwi, ubos din ang sweldo nito at lasing pa. Kung hindi nga lang kami kasal, baka matagal ko na itong sinauli sa mga magulang niya. Mabait naman si Romnick, Miss Clore. Nagpapasalamat na nga lang ako sa Diyos na kahit minsan, hindi niya ako napagbubuhatan ng kamay. Talagang adik lang ito sa mga sugal. Ang dapat kasi na para sa amin na mga anak niya na itatalo niya pa sa sabong. Hay nako, Romnick! Ayan ka na naman! Lasing ka na naman! Hanggang kailan ka ba ganyan? Lumalaki na yung dalawang anak natin, oh. At saka anong oras na? Tingnan mo, mag-aalas tres na ng umaga ngayon ka lang umuwi. Ay, gising ka pa pala, loves. Abang kakala ko itulog ka na eh. Sa inis ko nga, Miss Clore, eh hinawakan ko siya sa kamay at hinila ko siya papasok ng bahay. Kamuntikan pa nga kami nung matumba dahil sumubsob siya sa akin. Itinula ko siya sa sofa sa sobrang inis ko. Yan ha, dyan ka matulog. Huwag na huwag kang tatabi sa akin hanggat ganyan ka. Pasensya ka na, loves. Alam mo naman birthday na kumpare natin eh. Kaya napainom ako. Ito naman oh, paminsan-minsan lang naman eh. Noong akmang babangon pa nga ito, eh itinula ko ito ng todo ng paa ko. Dahilan ng pagkabalik nito sa paghiga. Ano ba? Igilan mo nga ako, Romnick. Kahit walang okasyon, lasing ka naman lagi. Huwag mo nga irason sa akin yung birthday ni paring Bernard. Ano ka ba, loves? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit ka ba ganyan? Nadagdagan lang yung inis ko, Miss Clore. Nung nag-aastang bata na naman siya na nagpapalambing. Hinahawakan pa niya ang mga kamay ko at pilit inaabot ang pisngi ko. Pero hinahawi ko palayo ang kamay nito ng malakas. Matulog ka na nga. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag hindi ka nalasing. Sakit mo sa ulo. At tsaka teka, di ba't Sabado ngayon? Nasaan ang sahod mo? Kinapa ko ang bulsa ng suot niyang maong na pantalon. Napakamot ako noon ng ulo dahil 500 piso lang ang nakapako doon. Sana naman kaya niya nilustay ang sahod niya. Nung pagkatingin ko sa kanya, tulog na ito at humihilik pa. Kinaumagahan ay napag-alaman ko na lang sa isang kapitbahay namin na kaya pala naubos ang sahod ng asawa ko. Eh dahil dumaan daw ito sa isang sabungan. Nakita niya raw ito doon. Alam mo, Miss Clore, sa isip ko noon, ang sarap magpalit ng asawa. Dinampot ko na lang ang mga labahin namin at saka tinungo ang poso na malapit lang sa bahay. Bisit namang buhay to. Ba't ito pang ibinigay mo sa aking lalaki, Lord? Hindi nga babaero. Sugarol naman at lasenggo. Yun na lang ang nabanggit ko habang nagkukusot ako ng sangkaterba kong labahin dito sa poso namin. Good morning, loves. Grabe. Ang sipag naman ng asawa ko. Bago naglalabaw. Lumapit siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Pero hindi ko siya inimik. Baka kasi hindi ko matansya ang sarili ko at bigla ko na lang siyang masuntok. Kumukulo talaga ang dugo ko nung umagang yon, Miss Clore. Parang hindi niya lang talaga alam yung ginawa niya kagabi. Oh, bakit tahimik ka yata? May problema ba, loves? O, asan na yung sahod mo? Wala tayong bigas. Ano ipapakain natin sa dalawang anak natin? Buhangin. Ay, oo nga pala. Na-hold up kasi ako kagabi dyan sa kanto, loves. Pero huwag ka maglala.
Pinagahanap na naman na ng mga pulis yung mga nang hold up sa akin eh. Wala nang maniniwala sa'yo. Sa tuwing nauubos mo yung sahod mo sa bisyo mo, hold up ang dinadahilan mo. Alam mo, Romnick, nagtitiis na lang ako sa'yo eh. Napatayo na nga ako noon sa baybalibag ng kumot na pinipiga ko sa planggana. Tumalsik pa sa kanya ang ibang bula, Miss Clark. Dahilan para maligo siya sa mga yon. Bahala ka dyan sa buhay mo. Maglaba ka mag-isa mo. Tatalikod na sana ako noon nang bigla niya akong hawakan sa braso. My loves naman, pasensya na. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka dumoble yung sahod ko sa sabuan kaya tinaya ako. Kung sinuwerte naman ako dun eh, talagang tiba-tiba tayo dun. Yan ang mahirap sa'yo, Romnick. Inaasa mo lahat sa swerte. Yung perang para sana sa pamilya mo. Kung hindi mo pinang-iinom, pinang-susugal mo pa. Hindi mo man lang ba inisip na pag natalo ka wala tayong isasaing? Hindi mo man lang iniisip kaming uuwian mo. Sorry na, loves. Babawi ako. Sorry na. Promise, hindi na ako magsusugal. Yan, diyan ka magaling. Eh ngayon, saan tayo kukuha ng isasaing natin? Mabubusog mo ba kami ng anak mo ng lambing mo? 500 na lang ang natira sa sahod mo. Kulang pa to sa bayarin natin sa tindahan ni Aling Donna. Alam mo, Miss Clark, pagod na talaga akong umintindi kay Romnick. Sakit sa ulo lang ang ibinibigay niya sa akin. Malayong malayo sa ipinangako niya nung ikinasal kami sa simbahan. Pero dahil sa ipinangako ko rin sa kanya sa harap ng altar, nasasamahan ko siya sa hirap at ginhawa, tinitiis ko na lang, iniisip ko na lang, isang masalimuot na pagsubok lang ito. Ang ginawa ko na lang noon ay umalis at nangutang na naman kay Aling Donna. Iniwan ko siyang naglalaba. Yan naman ang gusto niya eh, ang maglaba. Pambawi raw niya sa akin. Magbabayad ka na ba, Berna? Malayo pa lang ako ay yun na agad ang bungad sa akin ni Aling Donna. Lumunok muna ako ng laway at saka umupo sa upuan na naroon sa tindahan niya. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Yun nga po, Aling Donna. Si Romnick kasi. At bakit? Inubos na naman yung sahod sa sugal. Lasing na namang umuwi. Ay nako, Berna. Basang-basa ko na sa mukha mo na ganyan na naman ang ginawa ng magaling mong asawa. Iyan na nga po ang lagi kong problema sa kanya, Aling Donna eh. Kahit anong gawin mo, eh parang hindi na yata magbabago yung asawa mo, Berna. Eh lagi naman hong sinasabi na magbabago na siya. Ewan ko nga ho, hindi ko na nga din alam ang gagawin ko. Problemado na talaga ako noon, Miss Clark. Pakiramdam ko kasi, hindi talaga kayang magbago ni Romnick. At ang isa pa, nahihiya na rin ako sa mga pinag-uutangan namin. Eh ano nang gagawin mo ngayon yan? Malaki pa yung utang nyo sa tindahan ko, ha? Alam mo namang pinapaikot ko lang yan, Berna. Eh pasensya ka na po, Aling Donna. Gagawan ko na lang ng paraan bukas. Mangungutang na lang ako dun sa Bombay. Eh ano pa nga bang magagawa ko? O siya, anong kukunin mo sa ngayon? Kung hindi lang talaga dahil dyan sa dalawang anak mo, Berna. Nako, hindi kita pauutangin. Maraming salamat talaga ha, Aling Donna. Utang na loob ko talaga to sa'yo. Huwag mo na munang isipin yan, Berna. Talagang nanggagalaiti lang ako dyan sa asawa mo. Naaawa kasi ako dyan sa dalawang anak mo. Mabait naman talaga si Aling Donna, Miss Clark. Mabunga nga lang talaga siya, pero hindi rin naman ito makatiis sa akin. Kaibigan kasi siya ng nanay at tatay ko. Kaya medyo magaan ang loob niya sa akin. Eh, Aling Donna, idagdag niyo na lang po doon sa lista, ha? Doon sa dalawang lata ng sardinas at saka doon sa 3 kilong bigas. Pasensya ka na talaga, ha? Kung may papasukan lang sana akong trabaho dito sa atin, matagal ko nang ginawa. Trabaho ba ka mo? Aba tamang-tama. May isang kaibigan ako kahapon na pumunta dito. Naghahanap daw ang isang kaibigan nila na kasambahay. Eh baka gusto mo? Saan naman po yan, Aling Donna? Sa kabilang bayan lang. Yung hasyenda doon. Kung gusto mo, kukontakin ko yung kaibigan ko. Tapos kayo na ang mag-usap. Ah, eh gusto ko sanang magpaalam muna kay Romnick, Aling Donna. Baka kasi hindi pumayag eh. Eh sige, magpaalam ka. Pero kung ako sa'yo eh, huwag mo tong palalampasin. Kasi ang dinig ko sa sinabi ng kaibigan ko,
Aba sobrang yaman daw ng kaibigan niya. Kaya hindi malabo na malaki din ang ipapasweldo sa'yo. Eh kesa naman magtiis ka dyan sa trabaho ng asawa mong laging kinukulang kayo. Talaga po? Eh pero syempre, kailangan ko pa rin yung opinion ng asawa ko, Aling Donna. Ikaw ang bahala, Berna. Basta ang payo ko sa'yo, kanain mo na ang pagkakataong to. Opo, Aling Donna. Basta, babalikan kita kapag nakapag-usap na kami ni Romnick tungkol dito. Binitbit ko na nga noon ang 3 kilong bigas at 2 latang sardinas ko na inutang sa kanya. Nagmamadali na rin naman kasi ako dahil magtatanghalian na wala pa kaming sinaing. Pagkarating ko ng bahay, naabutan ko na noon si Romnick na nagsasampay sa bakuran. Dumiretso ako ng pasok sa bahay, Miss Clark. Pero naramdaman ko rin naman ang pagsunod niya sa akin. Inilapag ko ang dala ko sa lamesa at nag-umpisang maglinis ng kaldero. Naramdaman ko na lang noon ang pagyakap niya sa likuran ko. Ano ba, Romnick? Lumayo ka nga. Init-init eh. Ito naman oh, parang naglalambing lang eh. Eh magkano pala yung utang natin kay Aling Donna? Hindi ko na tinanong. Para saan pa? Hindi rin naman tayo makakabayad ah. Padabog ko nga nung iniwan ang kalderong hawak ko, Miss Clark. Talagang inis na inis pa rin ako sa kanya. Gusto mo, loves? Ako na yung magsaing. Bahala ka sa buhay mo. Magsaing ka mag-isa mo. Lumabas ako para pahupain ang inis ko, Miss Clark. Eh, lagi ka kasing galit sa akin, loves. Paglingon ko, nandyan na naman siya at hawak pa niya ang kalderong may lamang bigas. Paanong hindi magagalit? Lagi kang lasing. Nasigawan ko nga siya sa sobrang inis ko. Idagdag mo pa yung sunod ng sunod niya sa akin. Ayaw niya kasi muna akong hayaan at pahupain ng galit ko. Yan tuloy, nasisigawan ko siya. Hindi na kasi mauulit yun. Hindi ba't nangako na ako sa'yo? Tumigil ka na nga, Romnick. Dahil ilang beses ka nang nangako, pero ganun ka pa rin naman. Pagod na ako sa'yo. Eh ngayon sure na talaga ako. Hindi ko na talaga gagawin yun, love. Promise, hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit dahil aalis na ako dito at magtatrabaho na lang ako. Nakita kong nagulat siya sa sinabi kong magtatrabaho na ako. Ano? Magtatrabaho ka? Oo, magtatrabaho na ako. Kung sahod mo lang ang aasahan natin, hindi tayo uusad. Talagang mababaon tayo sa utang, Romnick. Lalo na sinasabayan mo pa ng bisyo mo. Noong hindi pa rin siya gumagalaw, kinuha ko na sa kanya ang kaldero at pumasok ng bahay. Sumunod na naman siya sa akin. Anong magtatrabaho ka? Paano yung mga bata kung nagtatrabaho din ako? Sinabi ko bang magtatrabaho ka pa? Total wala namang napupuntahan yung trabaho mo. Tumigil ka na lang. Ako na lang magtatrabaho para sa atin. Hindi naman ako makakapayag niyan, loves. Ako yung padre de pamilya kaya ako dapat yung maghanap ng halap buhay sa pamamahay na to. Ha, talaga ba, Romnick? Talaga? Nagagampanan mo ba yon? Wala ngang natitira sa sahod mo tuwing uuwi ka dahil dyan sa sakit mong sugal. Alam mo, kung ikaw hindi ka naaawa sa 2 anak mo, pwes ako awang-awa na ako sa kanila. Hindi nga siya nakaimik sa akin, Miss Clark, nung araw na yon. Ramdam ko na tinamaan siya sa mga sinabi kong yon. Wala na nga nung nagawa pa si Romnick. Buo na ang aking pasya na mamasukan bilang isang kasambahay. Nung hapong ding yon ay bumalik ako kay Aling Donna para makausap ko ang kaibigan niya. Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa binabalak mo, loves? Umupo siya sa tabi ko at saka itinupi ang mga damit na dadalhin ko. Eto na naman tayo, Romnick. Para naman to sa pamilya natin, di ba? At saka ang lapit lang naman. Ilang bayan lang ang agwat, oh. Wala nga 2 oras ang biyahe. Mamimiss kita eh. Saka hanap-hanapin ka talaga ng 2 anak natin. Sa una lang yan, Romnick. Kesa naman magkakasama nga tayo dito, mga gutom naman. Sige, mamili ka. Napabuntong hininga na lang siya at saka yumakap sa akin. Niyakap ko rin siya ng mahigpit, Miss Clark. Madalas ko mang awayin si Romnick, pero mahal ko rin naman siya. Talagang minsan, hindi ko lang talaga mapigil ang sarili kong magalit. Kinabukasan ay maaga nga akong umalis. Hinatid ako ni Romnick sa terminal ng bus. Wala ngang 2 oras,
Dumating rin naman ako sa hasyenda. May sumundo sa aking isang driver ng amo namin. Siya si Manong Latumbo. Ilang saglit nga ay nakarating na kami sa mansyon ni Don Rizaldi. Unang trabaho mo ba to? Opo. Halata kasi sa'yo eh. Halatang mukhang kinakabahan ka. Ganun po ba? Ang inaalala ko kasi baka sumablay ako mamaya sa mga tanong niya. Huwag ka mag-alala. Mabait naman yun si Don Rizaldi eh. Saka minsan lang naman umuwi yon dito sa hasyenda. May bahay yan sa bayan. Tsaka nandun yung pamilya niya. Eh sino pong tumatao dito sa mansyon na to? Eh di kami mga tauhan niya. Marami kasing gawain dito. Marami siya mga alaga manok at baboy. At saka pinakahihiligan niya yung pangangabayo. Eh ano pong gagawin ko dito kung wala siya? Eh di maglinis ng bahay, tsaka magluto sa mga trabahador, tsaka ikaw din yung magiging katulong dito sa hasyenda. Ah, ganun po ba? Hindi rin naman pala gaanong mahirap, no? Pero asahan mo ngayong season, baka lagi nandito yon. Inihahanda niya kasi yung mga kabayong pagkarera niya eh. Pagkapasok namin sa mansyon ay agad ko rin namang nakilala ang magiging boss ko, si Don Rizaldi. Nagmamay-ari siya ng malalapad na tubuhan at mga farm. Ang sabi, meron din siyang iba pang negosyo sa bayan. Ineng, ikaw ba si Berna? Oo po, Don Rizaldi. Ako po si Berna. Sige, Iya. Madali lang naman ang magiging trabaho mo dito. Magpupunas-punas ka lang, magluluto, at saka diligan mo na rin mga halaman sa labas umaga't hapon. Pero meron lang ako batakaran dito sa mansyon. Bawal lang tumanggap ng bisita hanggat hindi ko alam, ha? Bawal din lumabas nang hindi ko alam. Maliwanag ba, Iya? Opo, Don Rizaldi. Klaro po. At saka isa pa, bawal din ang pakialamero at pakialamera. Number one niya sa mga ayaw ko. Nakukuha mo ba ako, Berna? Opo, Don. Masusunod po. Pagkatapos naman ng saglit na usapang yon, umalis din naman si Don Rizaldi. Naiwan naman sila Tumbo upang ituro sa akin kung ano-ano ang mga dapat kong gawin. Pero dinala muna niya ako sa maid's quarter. Doon yun sa likod na bahagi ng mansyon. May dalawang double deck doon, pero mag-isa lang naman ako sa kwarto. Tapos sa kabila naman, ang quarters ng mga lalaki. Grabe, sobrang laki naman ng bahay na to, Manong Latumbo, no? Ay nako, wala pa ito sa bahay nila sa bayan. Mas malawak ang lupain niya rito pero mas malaki naman yung mansyon niya sa bayan. Napapatingala na nga lang ako, Miss Clark, sa sobrang laki ng bahay. Pero nabuburyong lang talaga ako kasi madalas ako lang mag-isang naiiwan sa mansyon. Ang iba kasing trabahador nito sa farm nagtatrabaho. Kaya naiiwan akong mag-isa sa loob ng bahay. May mga guard din naman doon, pero dun sila sa gate nagbabantay. Bumabalik lang sa mansyon ang mga trabahador nito sa tuwing oras na ng tanghalian. Nung minsang nagpupunas ako, Miss Clark, ng mga muebles, eh may isang kwarto akong nakita. Napansin ko yon dahil mukhang may tao sa loob nito. May mga naririnig kasi akong ingay na galing dun sa loob. Ano kaya yun? May tao ba dyan? Ganun na lang ang pagtataka ko. Dahil alam ko sa sarili ko, ako lang mag-isa sa mga oras na yon ang nasa mansyon. Manong Latumbo, ikaw ba yan? Napakunot na lang ako ng noo nang walang sumasagot sa mga tawag ko. Pero kung si Manong Latumbo yon, ano naman ang gagawin niya sa loob? At ang isa pa, pinag-drive niya si Don Rizaldi ngayon. Kung daga naman, malabo rin. Ang mga aso, nakatali naman sa likod. Doon na ako kinabahan, Miss Clark. Kasi wala akong ibang maisip na tao na pwedeng pumasok doon. Sino yan? Kung sino ka man, di ako natatakot sa'yo. Napapalunok na lang ako habang kinakausap ko kung sino man ang nasa loob noon. Kung aswang ka man, mas lalong hindi ako natatakot sa'yo. May lolo akong albularyo. Alam kitang talunin. Sa totoo lang, takot naman talaga ako, Miss Clark. Pero totoo din naman,
may lolo akong albularyo. Pero patay na siya. Katunayan nga, may kaalaman akong manggamot. Dahil nung bata pa lang ako, isa ako sa mga apo ni lolo na tinuruan niya. Kaso, ayaw lang ng mga magulang ko na sundin ang gusto ni lolo na maging manggagamot din ako. Aba, hindi ka talaga natatakot, no? Gusto mo pasukin na kita dyan? Nagtapang-tapangan na lang ako, Miss Clar. Pero ang totoo, pinagpapawisan ako ng malamig nung mga oras na yon. Bibilang ako ng tatlo. Kung hindi ka pa magsasalita dyan, papasukin na kita. Idinampi ko nga roon ang tenga ko sa pintuan. Tuloy pa rin ang ingay na naririnig ko sa loob. Binitawan ko ang basahan na hawak ko at saka dinampot ang flower vase na malapit sa akin. Aakma na sana akong pasukin ang loob nang biglang magulat ako nang maramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Ay, Diyos ko po, panot na aswang! Napahawak na lang ako sa dibdib ko nang makita ko si Manong Latumbo sa likuran ko. Oh, bakit gulat na gulat ka? At aanuhin mo yung flower vase na hawak mo? Abay, mahal yan! Wala kang babayad dyan paglabasag! Manong Latumbo naman eh. Bigla-bigla kang sumusulpot, para kang kabuti. At ka nandito. Ibinalik ko na lang ang flower vase kung saan ko to dinampot. At hindi ko na rin naman naririnig ang ingay na narinig ko kanina. Eh, ang sabi kasi ni Don Rizaldi sa akin, isama ro kita sa pamamalengke. At saka ano ba inaaligid-aligid mo dito sa kwartong to? May naririnig kasi ako na ingay dito eh. Akala ko nga po, ikaw. Ako? At ano naman gagawin ko dyan, Aber? Aba, ewan ko po sa inyo. O siya, tama na yan. Magbihis ka na at sasama ka sa akin sa pamamalengke. Pagkarating namin sa palengke, itinuro agad naman sa akin ni Manong Latumbo kung sino-sino yung mga suki niya doon. Kilala na rin siya doon dahil halos araw-araw itong namamalengke para sa tanghalian ng mga trabahador. Oh, sa susunod ikaw na mamalengke, Berna. Kaya dapat ngayon masanay ka na. Eh kung ito naman ang utos ni Don Rizaldi, wala akong magagawa doon. Simula nung araw na yon, Miss Clar, eh ako na nga ang laging namamalengke. Minsan hinahatid naman niya ako, pero madalas hindi, kasi lagi silang may lakad ni Don Rizaldi. Natutuwa naman ako dahil unti-unti na akong nasasanay sa mansyon. Katunayan nga niyan, halos lahat ng trabahador, kaklose ko na. Idagdag mo pa na nasasarapan sila sa mga niluluto ko para sa kanila. Pero sa tuwing pagkatapos nilang mananghalian, doon naman ako nalulungkot. Kasi may iwan na naman akong mag-isa. Minsan nga, Miss Clar, kinakausap ko yung mga dingding at mga flower vase sa loob ng bahay sa sobrang bagot ko. Natatawa na nga lang minsan si Manong Latumbo sa tuwing maaabutan niya akong nagsasalitang mag-isa. Oh, nagsasalita ka na naman dyan mag-isa. Baka sa mga susunod na araw makita kita dyan namumulat na lang ng basura sa kalsada dyan, ha? Eh kasi naman, Manong Latumbo, sobrang nababagot na ako dito. Wala akong makausap. Ayun oh, kausapin mo yung mga ibon dyan sa labas. Itinuro niya pa yung mga ibon sa labas habang natatawa. Ikaw talaga, Manong Latumbo, ang dami mong alam. Pero seryoso po, matanong ko lang, gaano ba kayaman si Don Rizaldi? Eh, bakit mo naman natanong yan? Eh, wala lang. Siguro sobrang yaman, no? Hindi ko gaano kaalam pero sa tingin ko mayaman pa sa higit sa iniisip mo. Talaga? Eh di sobrang yaman nga talaga. Mayaman talaga. Paano kaya sila yumaman ng ganyan, no? Mangarap ka, Berna. Pero alam mo, ang dinig ko sa mga paligid hindi naman talaga daw mayaman sila dati. Nagtanong ako ng nagtanong sa kanya, Miss Clar. Pero puro pa suspense lang siya sa akin. Parang gusto niyang sabihin na parang hindi. Kaya umalis na lang din ako sa harap niya dahil sa pagkainis. Ewan ko sa'yo, Manong Latumbo. Tumayo na nga ako at saka iniwan siya ng tuluyan at bumalik sa pagpupuna sa sala. Dinig ko pa ang tawa niya habang papalayo ako. Nakakunot na akong dinampot ang basahan at saka pinunasa ng mga flower vase. Sana, hindi na lang ako sumunod dun sa kusina sa kanya
eh di sana hindi nasira yung mood ko. Mahilig talaga siyang mantrip, Miss Clark. Palibasa, walang ibang makausap, kaya ako yung napagdiskitahan. Maya-maya ay napansin ko rin naman si Manong Latumbo na papunta sa kinaroroonan ko. Oh, galit ka pa ba? Eto na, ikukwento ko na. Humalakhak pa siya na parang tuwan-tuwa sa pantitrip niya sa akin. Ewan ko sa'yo, Manong, boring ba yung buhay mo? Kaya ako yung pinagtitripan mo? Hindi naman, Ineng. Masarap ka kasing kausap kaya natutuwa akong pagtripan ka. Pero seryoso ako sa sinabi kong mahirap lang sila dati. Pero kung handa ka pa rin makinig sa akin, ikukwento ko kung bakit sila yumaman. Natatawa siyang humarap sa akin, Miss Clark. Hindi ko tuloy alam kung makikinig pa ba ako sa kanya o hahayaan ko na lang siya. Di bali na lang, Manong Latumbo. Wag na, nawala na ako ng gana. Buong hapon nga noon ay hindi ko siya kinausap. Dahil alam kong maiinis lang ako sa kanya. Mga alas 5 naman ang hapon ay dumating na si Don Rizaldi. Dito daw siya matutulog ngayong gabi dahil maaga pa raw silang aalis ni Mang Latumbo bukas. Magbabandang alas 10 na noon ng gabi, Miss Clark, nang magising ako sa kwarto ko. May kung anong ingay kasi akong naririnig mula sa bubungan ko. Lumabas ako para tignan yon. Besting pusa to! Umalis ka nga dyan sa bubong! Tutulog yung tao eh! Nang nawala na ang ingay ay babalik na sana ako sa pagkakahiga ko. Nang maalala kong nakalimutan ko palang ligpitin ang mga natitirang pagkain sa mansyon. May susi naman ako ng mansyon kaya minabuti kong pumaroon upang iligpit ang mga pagkaing natira. Sigurado kasi akong magagalit yung si Don Rizaldi kung sakaling makikita niya yon. Dinadalangin ko na lang nung mga oras na yon na sana hindi siya lumabas ng kwarto niya at pumunta ng kusina. Dahil kung magkataong lumabas pa siya at nakita yon, sigurado patay talaga ako dahil makikita niya yung mga kalat sa lamesa. Hindi ako mapakali habang binabagtas ang daan papuntang mansyon, Miss Clark. Halos takbuhin ko nga yon. Siguro, isang kilometro lang naman ang layo ng quarters namin sa mansyon. Pagkarating ko roon ay agad kong binuksan ang kusina at pumasok. Pero laking gulat ko, nawala na ang mga natirang pagkain sa lamesa. Doon ako kinabahan, Miss Clark. Baka kasi nakita na ni Don Rizaldi ang mga kalat, kaya siya na mismo nagligpit. Hindi na ako magtataka kung bukas wala na akong trabaho pagkagising ko. Naku naman, Berna! Patay ka niyan, kukupad-kupad ka kasi! Aalis na sana ako nang masipat ng mata ko ang bukas na ilaw sa sala. Teka, bakit bukas yun? Pinatay ko naman to kagabi bago ko lumabas ah. Baka pinailaw ni Manong Latumbo ah. Tapos nakalimutang patayin. Ako na naman ang patay nito. Napagdesisyonan kong patayin ang ilaw sa sala. Pero bago ako makarating doon, madadaanan ko muna ang ilang kwarto. Pero napatago naman ako agad nang makita ko si Don Rizaldi. Teka, si Don Rizaldi yun ah. Napansin ko kasi siyang pumasok sa isang kwarto, Miss Clark. Yun yung kwarto na akala ko may tao sa loob. Hahayaan ko na lang sana siya. Kaso, may napansin ako. May dala kasi itong mga pagkain sa loob ng kwarto. Nagtaka ako noon, Miss Clark. Ano kayang gagawin niya doon? Medyo madami din kasi yung pagkaing dala niya. At yun yung mga pagkain na natira sa lamesa. Kung itatapon niya yun, pero bakit sa kwarto niya dinala? At isa pa, hindi niya naman kwarto yun. Ang ginawa ko, Miss Clark, dali-daling lumabas ng mansyon at bumalik sa quarters namin. Kinabahan din naman ako na baka makita niya ako doon at kumprontahin na bakit hindi ko niligpit ang mga natirang pagkain at wala akong maisagot doon. Pero napapaisip lang talaga ako kung anong meron sa kwarto na yon. Mag-aalas 4 ng madaling araw ay bumalik ako sa mansyon. Sinadya kong agahan ng gising, Miss Clark. Maaga din akong naggayak ng pagkain para sa umagahang yon. Aalis kasi si Don Rizaldi ng maaga, kaya maaga rin akong nagluto. Habang inihahanda ko ang pagkain sa lamesa, bigla namang dumating si Don Rizaldi at saka pumwesto ng upo. Kinakabahan ako, Miss Clark. Baka kasi bigla niya akong pagalitan dahil dun sa mga pagkaing hindi ko nailigpit kagabi.
Naghintay ako ng ilang minuto pero wala siyang imik. Kalmado lang siyang umuupo habang nagbabasa ng newspaper. Hanggang sa tawagin niya ako sa pangalan ko. Berna! Pagkabigkas na pagkabigkas pa lang niya ng pangalan ko. Pinagpawisan na agad ako, Miss Clark. Heto na yung hinihintay ko kanina pa. Ang pagalitan niya. Po, Don Rizaldi, ano po yon? Halika nga rito! Kinakabahan akong lumapit sa kanya. Tumayo ako sa bandang gilid niya. Kung ano man ang mangyari, handa na ako sa galit niya, Miss Clark. Kasalanan ko rin naman eh. Kamusta naman yung unang linggo mo dito sa bahay? Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig ko yon mula sa kanya. Ang buong akala ko talaga, papagalitan niya ako. Po? Ang sabi ko, kamusta ka naman dito? Inilapag niya ang newspaper at saka tinignan ako. Oh, bakit namumula ka dyan? Eh tinatanong lang naman kita. Wala po. Ayos naman po. Nakaka-adjust na rin po. Minsan, nababagot lang po ako sa mansyon. Eh, mahirap ba ang trabaho dito? Naku, hindi po, Don Rizaldi. Katunayan nga po niyan, sobrang dali lang po. Hindi rin po nakakapagod. Madali lang naman talaga ang trabaho dito. Ang gusto ko lang naman mapanatiling malinis itong mansyon. May mag-aalaga ng pananim at may magluluto sa aking mga trabahador. Minsan lang kasi ako pumarito kaya gusto ko sanang malinis dito lagi. Opo naman, Don Rizaldi. Yun naman po talaga ang ginagawa ko. Natapos ang usapan naming yon, Miss Clark, nang hindi nababanggit ni Don Rizaldi ang tungkol sa mga pagkaing na iwan sa lamesa. Hindi ko alam kung sinusubukan niya lang ako o sadyang nakalimutan niya lang talaga ang tungkol sa bagay na yon. Dumaan ng ilang mga araw, unti-unti na rin naman akong nasasanay na laging mag-isa sa mansyon. Pati kay Manong Latumbo, nasanay na rin naman ako sa mga biro niyang nakakainis minsan. Paminsan-minsan nga, sinasakyan ko na lang. Masyadong malaki ang mansyon pero wala rin naman akong gaanong nililinis dito. Dahil wala naman taong nakatira. Iniisip ko nga minsan, bakit kaya ayaw na lang nila itong ibenta? Total, hindi naman napapakinabangan. Hapon noon habang nagliligpit ako ng pinagkainan ng mga trabahador sa kusina, may kung anong presensya akong nararamdaman sa paligid ko. Yung pakiramdam na may tumitingin sa'yo ng palihim. Manong Latumbo, pinagtitripan mo na naman ba ako? Dinampot ko ang mga pagkain sa lamesa at pinagsama-sama sa isang lagayan. Iniwan ko muna sa lamesa yon para iligpit ang mga plato. Bahala ka dyan, Manong Latumbo. Sanay na ako sa mga ganyan-ganyan mo. Di na yan tatalab sa akin. Kinuha ko ang mga pinggan at saka hinatid sa hugasan. Pakanta-kanta pa nga ako, Miss Clark, habang hinuhugasan ang mga platong yon. Hinihintay ko rin na gulatin ako ni Manong Latumbo. Pero ilang minuto pa ang nakalipas, hindi nangyari yon. Nasaan na kaya yung panot na yon? Yaman na nga, umalis na siguro. Inisip ko na lang na baka umalis na ito dahil hindi umubra ang pananakot niya sa akin. Pagkatapos kong hugasan ang mga plato, pinatulo ko muna ito sa isang tabi at binalikan ang pagkain sa lamesa. Pero laking gulat ko, nawala na ang mga pagkain doon. Parang may kung anong hayop ang kumain nun. Hala, nasaan na yung pagkain? Napatulala tuloy ako habang iniisip kung saan pumunta yung natitirang pagkain. Alam kong hindi pusa o daga ang kumuha nun. Kasi malabo na maubos nila ang ganun karaming pagkain. Ilang minuto rin akong nakatayo hanggang sa mapansin ko ang mga kalat sa sahig. Yung mga sarsa ng pagkain tumulo galing doon sa plato. May nakita rin akong mga footmark na bumakat sa tiles. Naapakan niya siguro yung sarsa ng pagkain, kaya bumakat sa paa niya. Teka, paan ng aso to ah? Pero kanino namang aso? Lahat naman ng aso dito nakatali. Sandali nga, baka nakawala. Dali-dali nga akong lumabas ng mansyon, Miss Clark, para tingnan ang mga aso sa labas. Pero laking gulat ko nang makita kong nakatali rin naman silang lahat doon. Kinakabahan akong bumalik sa loob ng mansyon.
Hindi ko kasi matukoy kung kaninong footmark yun. Nang makabalik ako ay sinundan ko ang mga bakas na yon, Miss Clar. Pero dinala niya ako roon sa kwarto, kung saan ko naririnig madalas ang mga ingay. Nakasiwang ang pinto nito kaya pinasok ko na. May tao ba dito? Walang sumagot sa mga tawag kong yon, Miss Clar. Kaya nagdesisyon na akong buksan ang pintuan nun. Pagkapasok ko ay kinapa ko agad ang switch ng ilaw sa pader. Nang lumiwanag ay wala naman akong ibang makita. Isang banga lang na may kalakihan ng kakaiba roon. At doon ko rin nakikitang papunta ang mga footmark. May mga pagkaing nakakalat din sa paligid nito. May tao ba dito? Kung meron, sumagot ka naman. Nakita ko doon ang isang lumang kama na tinatabunan ng isang puting kumot. Marahan ko itong nilapitan at saka lumuhod para silipin ang ilalim nito. Pero noong pagkasilip ko, saka ako naman naramdaman ng mga maliliit na yabag sa likuran ko. Pakiramdam ko, may mga tumatakbong maliit na nilalang. Sino yan? Pagkalingon ko nga, Miss Clar, ay wala naman akong nakita. Kaya dun na ako nag-umpisang kabahan. Kung sino ka man, lumabas ka na dyan. Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil sa natatakot na ako, Miss Clar, tumayo na ako at saka hinayaan na lang yon. Pero nung akmang papatayin ko na ang ilaw, bigla namang natumba ang bangang yon at tumambad sa madilim na sulok ang dalawang dilaw na mata. Animoy dalawang bilog na jolen sa dilim na nagbabaga. Napasigaw ako ng malakas, Miss Clar. Agad kong pinaandar ang ilaw at bumulaga sa akin ang isang kakaibang nilalang. Para siyang aso na may mahabang buntot. Ang ulo naman nito, parang kambing. May dalawang matulis din itong pangil. Diyos ko po! Ano to? Gulat na gulat ako nung mga oras na yon, Miss Clar. Pakiramdam ko, tila naribulto ako sa kinatatayuan ko. Halos hindi ko maibuka ang bibig ko. Nawala lang noon ang kaba ko nung tumalon-talon ito at ilabas niya ang dila niya. Kung iwas-iwas nga niya ang buntot nito, parang gusto nitong makipaglaro sa akin. Ikaw ba ang kumuha ng pagkain, ha? San ka naman galing? Isa lang ang napansin ko, Miss Clar. Paatras siya kung tumakbo. Nauuna yung buntot kaysa sa ulo. Hindi ko alam kung anong uri ito ng hayop. Dahil gusto ko pang malaman ang tungkol sa kanya, kumuha pa ako ng pagkain. Nang bigyan ko nga siya, Miss Clar, tuwang-tuwa ito. Para siyang aso na pag nilaro eh naglalambing sa'yo. Yun ang reaksyon niya, Miss Clar. Teka, alam ba ni Don Rizaldi ang tungkol sa'yo? Anong uri ka ng hayop? At bakit nandito ka sa loob ng kwarto? Napapaisip talaga ako, Miss Clar, kung alam ni Don Rizaldi ang tungkol sa kanya. Kasi kung alam niya, bakit nandito to sa loob ng kwarto? Niisip ko na lang din noon na baka isang uri ng hayop siya na galing sa mga tubuhan o sa ang parte ng mga masukal na lugar at nakapasok dito na walang nakakaalam. Ilang araw ko rin siyang pinapakain, Miss Clar, at tuwang-tuwa naman ito. Nung una, ayaw pa nitong magpahawak sa akin. Pero noong nagtagal, nasanay na rin ito sa akin. Ang totoo nga niyan, sobrang amo na niya sa akin. May mga araw nga na habang naglilinis ako, siya naman ay nagtatatakbo sa buong mansyon. Madalas din niyang hinahabol ang mga ibong dumadapo sa mga bintana. Minsan, pakikita ko na lang itong natutulog sa sofa. Pero pagsapit naman ng gabi, bumabalik ito sa kwarto kung saan ko siya unang nakita. At doon ko rin nalaman na sa loob pala siya ng banga natutulog. Ano ba naman yan? Bakit ba kasi kung kailan may gusto kong sabihin kay Don Rizaldi? Tsaka naman siya hindi nagpupunta dito. Tapos ito namang si Manong Latumbo. Umuwi ng biglaan sa kanila. Di ko nga alam kung kailan ang balik nun eh. Mga ilang araw din akong solo sa mansyon. Mabuti at may nakakalaro akong hayop. Kahit hindi ko matukoy kung anong uri siya. Anong klaseng hayop ka ba? Hindi ka naman tumatahol. Kaya sigurado hindi ka aso. Hindi ka din naman kambing. Kasi wala kang sungay. Tsaka sobrang haba ng buntot mo para maging kambing ka.
Napatayo ako bigla nang maalala ko ang niluluto kong tanghalian ng mga trabahador. Tinikman ko muna ito kung ayos na ang lasa. At noong swak na sa panlasa ko ito, agad ko rin namang binitbet papuntang kubo. Malapit lang ito sa mansyon, Miss Clark. Doon kasi nagpapahinga ang mga trabahador kapag oras na ng tanghalian. Pagkatapos kong ihatid ay sumasabay na rin ako minsan sa kanila kumain. Kapag hindi naman naubos, pinapadala ko rin naman yun sa kanila. Pagkatapos ay yung mga tira-tira na lang ang pinapakain ko sa aso. Naubos na kasi yung dog food nila. Tumatawag ako sa telepono sa bahay nila Don Rizaldi sa bayan. Pero ang laging sumasagot ng tawag, yung kasambahay doon. Busy daw palagi si Don Rizaldi. Pero nung tanghaling yon ay dumating din si Don Rizaldi. Katatapos ko lang noon magpakain ng aso. Naglibot-libot daw siya sa Hacienda't Farm. Magandang tanghali po, Don Rizaldi. Oh, kamusta na ang mga aso natin, Berna? Hindi ba nagkakasakit? Ah, hindi naman po, Don Rizaldi. Ang liliksi nga po eh. Tsaka ang tatakaw kumain. Ubus na araw yung mga dog food. Di bali na. Kapag bumalik si Lotombo, sumama ka sa kanya sa bayan. Ibili mo nga ng 3 sakot para may stock tayo. O, sige po, Don Rizaldi. Ah, tsaka nga pala po. Ano yon, Berna? May kung anong hayop po kasi akong nakita sa isang kwarto. Tanong ko lang sana kung... Hindi ko na natapos noon ang sasabihin ko, Miss Clark, nang biglang tumaas ang boses niya. Ano? Pinasok mo yung nakalak na kwarto? Oo po hindi ko naman po kasi alam na bawal palang pasukin yun. At saka bukas naman yun, Don Rizaldi. May mga ingay kasi ako naririnig dun eh. O siya, bueno, huwag mo nang papasukin yun, Berna ha. Pasensya na nataasan kita ng boses kanina. Sa pagkakataong yun ay humina ang boses nito. Nilapitan din niya ako at saka tinapik-tapik sa balikat. Siguro nabigla lang siya. Pero napaka-weirdo lang kasi. Bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niya sa akin? Hindi rin naman nagtagal si Don Rizaldi sa mansyon. Pero nung tignan ko ang kwarto kung nasaan yung hayop, nakalak na ito at wala sa akin ang susi nun. Kinatok-katok ko ang kwartong yon at naririnig ko ang hayop sa loob. Parang nagsusumamo itong buksan siya at palayain. Pero wala akong magagawa, Miss Clark, kasi wala nga sa akin ang susi. Mga ilang araw rin akong hindi mapakali. Nalulungkot lang ako kasi alam kong nagugutom na siya. Pero hindi ko siya magawang mabigyan ng pagkain dahil nakalak ang kwarto nito. Umaga noon nang nagwawalis ako noon sa terrace, nang biglang magring ang telepono. Nang sagutin ko ito ay doon ko nalaman na yung asawa ko pala ang tumatawag. Oh, hello, Romnick. Napatawag ka. Simula kasi nang dumating ako sa mansyon, Miss Clark, ilang beses lang akong tumawag sa kanila. Hindi naman sa ayaw ko, pero busy lang talaga ako sa oras na free si Romnick. Kung ako naman ang free ay may ginagawa naman si Romnick, kaya hindi magtagpo yung oras naming dalawa. Nakikigamit lang naman kasi siya ng telepono ni Aling Donna. Siya lang kasi ang may telepono sa barangay namin nung panahong yon. Love, may gusto ko sabihin sa'yo. Sa tono nga nito, Miss Clark, parang good news ang sasabihin nito. Hindi kasi siya mapakali sa kabilang linya. Ano ba yon, Romnick? Parang tuwang-tuwa ka naman dyan. Nanalo ko sa sabong. Malaki-laki din to. Pwede ka umuwi't magsasama-sama na tayo. Hindi mo na kailangan mamasukan pa, loves. Tama ka, Miss Clark. Hindi tumigil si Romnick sa pagsusugal. Kahit anong sabi ko na yata sa kanya na tumigil na siya sa mga bisyo niya, hindi talaga umuubra sa kanya yon. Siguro nga, sakit na talaga niya ang pagsusugal. Sus, gaano ba kalaki yan? Sigurado ka bang kaya na tayong buhayin yan? Sigurado ka bang tatagal yan? Sa dami ng bisyo mo, baka isang araw lang yan kulang pa. Ito naman oh, hindi ka ba natutuwa na nanalo ko? Excited pa naman ako ibalita to sa'yo. Ay naku, Romnick, yung pinanalunan mo ngayon, mas malaki pa yung itinalo mo dati. Ang usapan namin yon ay hindi rin naman nagtagal, Miss Clark. Namimiss ko rin naman sila pero naiinis lang talaga ako na malaman na nagsusugal pa rin siya.
bumalik na lang ako sa pagwawali sa terrace. Pagkatapos naman ay diniligan ko na rin ang mga halaman. Mabuti na lang, Linggo ngayon, kaya makapagpapahinga ako. Walang maraming lulutuin kasi walang mga trabahador. Gusto ko sanang umuwi, kaso naisip ko, baka mag-away lang naman kami ni Romnick dahil nalaman kong nagsusugal pa rin siya. Pero umpisa nung tumawag sa akin si Romnick, Miss Clar. Sunod-sunod na ang mga tawag niya para ibalita na nananalo siya sa mga sugal. Weteng, sabong, at iba pa. Umuwi ka na kasi, loves. May pera naman tayo para magnegosyo. Hindi pa nga pwede. Hindi pa ako makakapagpaalam kay Don Rizaldi. Pumasok na rin kasi sa isip ko noon, Miss Clar, na mag-resign na rin. Pero naisip ko rin naman, baka pag umalis ako sa trabaho ko, pagsisihan ko. Ang pera kasi madaling maubos. Lalong-lalo na kung galing ito sa sugal. Isa pa, sigurado naman ako na hindi naman titigil ang asawa ko sa pagsusugal. Mauubos at mauubos din yon. Pero ang trabaho, hanggat nagagawa mo ng maayos, sustain ang sahod. Lunes ng umaga ay mag-isa na naman akong namalengke. Dating gawi, hindi pa kasi bumabalik si Manong Latumbo mula nung umuwi siya sa kanila. Habang palabas ako ng gate ay napansin kong dalawa na lang ang guard na dati ay apat. Ang sabi, tinanggal na ng Don. Kasi hindi naman daw kailangan ng maraming guard. Bago ako tuluyang makarating ng highway, madadaanan ko muna yung isa sa farm ni Don Rizaldi. May mga tao akong nakikita na sinusukat yung lupain. Kaya nung may dumaan na isang trabahador ni Don Rizaldi, nagtanong ako, "Ate, anong ginagawa nila sa lupa ni Don Rizaldi?" "Ang dinig ko ay binenta na daw yung farm. Ewan ko lang kung bakit, pero binibenta na daw ng Don yan eh." "Ah, ganun po. Eh sige po ate, salamat." Dumiretso na lang ako ng lakad palabas ng highway. Pero bakit kaya ibinibenta na ni Don Rizaldi ang farm? Baka sa susunod, yung hasyenda naman, yung mga tubuhan niya. Pero sa dami ng pera, malabo yun. Siguro dahil sa hindi na niya maasikaso masyado tong farm, kaya naisipan niyang ibenta. Pero Miss Clar, doon ko lang din nalaman sa mga suki ko sa palengke na unti-unti na raw nalulugi ang mga negosyo ni Don Rizaldi. Kaya nagagawa niyang ibenta ang mga iilang lupa nito. At nalaman ko rin na unti-unti na rin binabawasan ng Don ang kanyang mga tauhan. Minamalas na raw ito sa buhay at hindi malabong babalik ang estado ng buhay nito kung anong estado nito dati. Yan ang mga chismis na nasagap ko sa palengke. Kilala kasi si Don Rizaldi sa buong lugar. Ang iba kasing mga kamag-anak nila, nagtatrabaho sa Don. Bumalik ako sa mansyon, Miss Clar. Napapaisip din ako na kung totoo ang kumakalat na balita na nagtatanggal na si Don ng tauhan, baka isa na rin ako sa mga susunod. Mabuti na lang ay biglang dumating si Manong Latumbo at may pagtatanungan ako. Huwag niya lang akong sasagutin sa mga sagot niyang wala sa ayos, kundi eh makakatikim talaga siya sa akin. "Oh, kumusta ang bakasyon mo, Manong Latumbo? Parang malungkot yata yung mukha mo ngayon." "Eh, paanong hindi kasi si Mangot? Eh, ang aga-aga, pinatawag ako ni Don para pagalitan." "Pinagalitan ka? Eh, bakit daw?" "Hindi ko rin alam eh. Pero sabi-sabi, lagi raw mainit ang ulo. Tapos nagbabawas na siya ng tao. Ibinenta niya pa nga yung isa niyang farm eh." "Eh, bakit nga daw? Ano daw meron at ganun siya?" "Hindi ko nga nakumpirma eh. Kababalik ko lang kasi. Dumiretso na ako sa bahay nila sa bayan." "May mga naririnig kasi akong balita sa palengke. Na unti-unti na raw nalulugi si Don Rizaldi. Minamalas na daw." "Yan nga din yung naririnig ko sa labas eh. Pero hindi ko pa naman nakukumpirma kung totoo nga yan. Eh ano, may makakain ba dyan?" Itinuro ko sa kanya ang pandesal na binili ko na nasa supot. "May pandesal pa naman dyan. Magtimpla ka na lang ng kape mo at may mainit namang tubig dyan." "Pero kung totoo man yung balibalitang nalulugi nga si Don Rizaldi, parang isa naman malaking kalokohan yun, no? Isipin mo ah, sa sobrang dami niya ng pera at ari-arian, ganun-ganun lang yung maubos. Hindi ako naniniwala na sa ilang araw lang ako nawala eh, ganun agad yung maubos sa yaman niya. Ano sa tingin mo, Berna?"
Eh, baka natalo sa kasino. O di kaya natalo sa karera ng kabayo. Alam mo naman yung mga mayayaman. Mga property ang ipinupusta, di ba? Nako, baka ito na nga yung sinasabi nila. Ano? Sinasabi na ano? Ano bang sinasabi ng iba? Nalito ako sa sinabing yon ni Manong Latumbo. Parang may gusto siyang ibulgar na hindi ko matukoy. Ito na nga sana yung sinasabi ko sa yung hindi matuloy-tuloy eh. Kung paano yumaman si Don Rizaldi? Oo, kasi sa mga naririnig ko sa trabahador niya eh, may alaga daw sigbin si Don Rizaldi. Ano? Sigbin? Eh ano naman yun? Isa tong uri ng hayop na swerte daw ang dala sa'yo. Pinaniniwalaan din na iba na ang hayop na ito ay alaga din ng mga aswang. Pero sa oras na mapunta raw sa itong hayop na ito at maalagaan mo, tiyak eh dadalawin ka na swerte araw-araw. Pero sa oras naman daw na pinabayaan mo naman daw to, sigurado maghahanap na ito ng bagong amo. Talaga? Yun ang dahilan? Yun yung mga naririnig ko sa kanila. Eh wala naman tayong patunay kung totoo nga ba. Eh ano kayang dahilan ng unti-unting pagkawala ng yaman ni Don Rizaldi? Ewan ko lang pero baka napapabayaan niya na yung sigbin. Eh ano bang itsura ng sinasabi mong sigbin? Ang sabi nila eh, mukha raw itong kambing. Tapos yung katawan naman eh katulad ng aso. May mahabang buntot ito tapos tumatakbo ito ng paatras. Tinignan niya ako sa mata ng seryoso. Mga ilang segundo rin yon hanggang sa tumawa siya ng malakas. Ikaw naman talaga, Berna, oh. Masyado kang naniniwala. Kwento-kwento lang naman yon ng mga taong umaasa sa swerte. Pero walang katotohanan yung mga yon. Isa lang naman ang alam ko para yumaman. Yun yung magsumikap ka sa buhay. Hindi yung mga sigbin-sigbin na yan. Natatawa pa siyang umalis sa harap ko at tumungo sa kusina. Pero ako, Miss Clark, naiwang nakatulala. Naalala ko kasi yung hayop sa kwarto. Ganun na ganun siya kung ilarawan ni Manong Latumbo. Hindi ko tuloy maiwasang lingunin ang kwartong yon. Dahil kung totoo ngang sigbin ang hayop na yon, posible ang lahat ng sinasabi ni Manong Latumbo. Pero kung totoo ring unti-unti nang nauubos ang kayamanan ni Don Rizaldi, ang ibig sabihin ba nito? Napapabayaan na niya ang sigbin? Kaya pala nagpapaalaga na ito sa akin? Napabalik na lang ulit ako sa ulirat, Miss Clark, nang magring ang telepono. Berna, huwag kang tulala dyan. Yung telepono mo nagri-ring. Dali-dali ko namang sinagot yon. At nalaman kong si Romnick na naman ang tumatawag. Tuwang-tuwa ito na ibinabalita sa akin na tumama raw siya sa weteng. Ano ka mo, Romnick? Nanalo ka sa weteng? Oo, nanalo ko. Sineswerte na talaga tayo, loves. Anong sabi mo? Swerte? Napatahimik ako nang banggitin ni Romnick ang swerte, Miss Clark. Naalala ko kasi ang tungkol sa sigbin. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi ni Manong Latumbo na dalang swerte ng sigbin? Lumilipat na ba sa akin ang swerte kasabay ng unti-unting pagkalugmok ni Don Rizaldi? Oh, bakit bigla ka yatang tumahimik dyan? Gusto ko sanang umuwi ka, loves. May pera na tayo. Palang gusto ko na magnegosyo. Hindi ko alam ang isasagot ko kay Romnick nun. Ang sabi ko na lang sa kanya, magpapaalam muna ako sa amo ko para mag-resign sa trabaho. Nga pala, Berna. Mamaya baka nandito si Don Rizaldi, ah. Mag-iingat ka. Lumayo-layo ka muna sa kanya. Baka ikaw yung mapagbuntungan ng galit niya, eh. Pagkatapos noon ay umalis na din naman agad si Manong Latumbo. Susunduin kasi niya si Don Rizaldi sa bahay nila sa bayan. May lakad daw ito sa syudad at dediretso ito mamayang gabi pagka-uwi. Kaya magluto raw ako. Ihanda ko rin daw yung alak at sigurado na mag-iinom yun pag-uwi. Lumapit ako sa pintuan kung nasaan ang sigbin. Idinampi ko ang tenga ko sa pinto para pakiramdaman siya sa loob. Sigbin ka pala? May dala ka raw swerte? Totoo ba yun? Ikaw ba ang dahilan kung bakit sinaswerte ang asawa ko?
Naramdaman ko na lumapit siya sa pinto. Narinig ko rin na parang kinakalmot niya ang pintuan. Huwag ka mag-alala. Kukunin kita dyan at dadalhin kita sa amin. Doon na nga ako nag-umpisang nagplano, Miss Clore. Pero hindi ko alam kung paano ko siya makukuha. Dahil wala akong susi ng kwarto kung nasaan siya. Mabuti at naalala ko na dito daw mamaya uuwi si Don Rizaldi. Tama, kukunin ko sa kanya mamaya yung susi. Kailangan kong mag-isip ng plano. Mag-aalas 8 na ng gabi nang dumating si Don Rizaldi. Agad niyang ipinahanda sa akin ang alak niya. Kaya dali-dali ko naman yung kinuha at saka dinala sa kanya. Tahimik lang siyang nakaupo sa terrace habang nakatingin sa malayo. Halata ko sa mga mukha niya ang matinding stress. Don Rizaldi, nakahanda na po yung pagkain sa lamesa kung sakaling kakain na po kayo. Tumango na lang siya sa akin, Miss Clore. Pero sa malayo pa rin siya nakatingin. Nasipat ko rin ang mga susi na nakasabit sa pantalon niya. Alam kong isa doon ay susi sa kwarto kung nasaan ang sigbin. Ito na din po yung alak niyo, Don Rizaldi. Inilapag ko sa maliit na table ang alak niya at saka isang baso na may lamang yelo. Tawagin niyo lang po ako, Don Rizaldi, kung sakaling may kailangan pa po kayo. Hindi pa rin ito nagsasalita kaya umalis na lang ako at saka umupo sa loob. Natatanaw ko siya mula sa kinauupuan ko. Kailangan kong makuha ang susi. Mga ilang minuto pa itinawag niya ako para kuhaan muli ng isang bote pang alak. Mabilis lang niyang naubos yung isa. Patunay yon na matindi talaga ang pinagdadaanan niya. Abay, bilisan mo naman! Ang kupad mo naman, babae ka! Nagumpisa na ngang tumaas ang boses niya, Miss Clore. Kaya mabilis kong hinatid sa kanya ang alak. Hinablot niya agad yun sa akin. Alam mo, ikaw! Napaka-kupad mo! Tapos burara ka pa! Laging hindi malinis yung mansion. Naglilinis ka ba talaga? Oo po naman, Don Rizaldi. Naglilinis po ako araw-araw. Sa puntong yon ay natatakot na ako sa kanya. Bukod kasi sa sinisigawan niya ako, itinuturo-turo pa niya ako nun. Anong oo? Eh yung nakarang gabi, yung tirang pagkain sa lamesa, ako pa yung nagligpit. Halos pagpawisan ako ng mga oras na yon. Ngayon ko lang kasi nakita kung paano magalit si Don Rizaldi. Nakalimutan ko lang po, Don Rizaldi. Pasensya na po kayo, hindi na po mauulit. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Alam mo, ikaw, masisisante ka na. Pati yung kwartong hindi ko naman pinapalinis, pinapasok mo. Masyado kang pakilimera. Tama nga ang hinala ko. Ilalabas din niya ang tungkol sa mga pagkaing naiwan ko sa lamesa. Halos nauutal na rin siya kung magsalita. Naaamoy ko rin ang alak sa bibig niya dahil sa sinisigawan niya ako. Napapayuko na lang ako, Miss Clore, sabay pikit ng dalawang mata ko. Umalis ka na sa harap ko! Maluha-luha akong umalis sa harapan niya. Pero ang hindi lang niya alam, nakamasid lang ako sa kanya at naghihintay ng pagkakataon para makuha ko ang susi. Tinitignan ko lang siya mula sa madilim na sulok ng mansyon habang nilalagok niya ang alak. Sige lang, magpakalunod ka sa alak. Naghintay pa ako ng ilang oras, Miss Clore, hanggang sa makita ko siyang tumayo sa kinauupuan niya. Pasuray-suray siyang maglakad papasok. Hawak-hawak niya ang mga susi. Ayos lang po ba kayo, Don Rizaldi? Oh, bakit nandito ka ba? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na sa harap ko? Nabubulol na siya sa mga sinasabi niya. Halatang lasing na talaga to. Ihahatid po kita sa kwarto niyo. Anong ihahatid ang pinagsasabi mo dyan? Anong akala mo sa akin? Lasing! Dumiretso siya ng lakad at saka nilagpasan ako. Pero sinundan ko ito dahil alam kong mahihirapan na akong makuha ang susi kung sakaling makakapasok na siya sa kwarto niya. Nako naman, Don Rizaldi. Tulungan na nga kita. Lasing na po kayo, oh. Hindi po dyan ang paakit papunta sa kwarto nyo. Dito po. Hinawakan ko siya at saka tinulungang makaakyat sa itaas. Mabuti na lang, hindi na niya ako itinutulak. Kaya ko naman eh. Alam mo, ikaw matigas ang ulo mo.
Pinapalis ka na pero ayaw mo pa rin. Sinasabi niyang kaya naman daw niyang umakyat mag-isa, pero nakahawak naman siya sa balikat ko. Pagkapasok namin sa kwarto niya, agad din naman siyang sumalampak sa kanyang kama. Ang mga susi naman ay nadaganan niya dahil hinagis niya yon sa kama. Don Rizaldi, gusto mo po masahihin kita? Marunong po ako. Pero noong hindi na siya nagsasalita, nilapitan ko siya at saka dahan-dahang pinagulong para makuha ko yung susi. Pero dahil may kabigatan ito, nahirapan akong gawin yon. Ang bigat mo palang matanda ka. Paano ba naman puro alak ang laman ng tiyan mo? Bahagyang napatigil ako nang bigla siyang gumalaw. Mga ilang segundo naman ay itinuloy ko na muli ang pagtulak sa kanya. Yun. Ay, salamat. Agad kong dinampot ang susi at saka bumaba sa kama. Nang makatalikod na ako at handa na sana para umalis, siya namang hawak niya sa braso ko. Kaya bumilis na naman ang tibok ng dibdib ko. Sabi mo mamasahin mo ako, diba? Napapikit ako sa bayhingang malalim at saka nilingon siya. Opo, sige po. Ibinulis ako muna ang susi at saka umupo sa kama. Nakadapa siya habang nakapikit. Yan, masarap ka pala magmasahe, ineng. Natuto lang po ako sa lolo ko. Dito. Nagulat ako nang tumihaya siya at saka hinila ang kamay ko saka iniligay sa sentido niya. Masakit po ba ang ulo niyo? Inis na inis ako noon, Miss Clark. Sa isip ko noon, tatagal pa yata ako rito . Akala ko ba lasing to? Bakit nakukuha pa niyang hindi matulog? Yan! Ang sarap naman! Yan na lang ang nababanggit niya sa tuwing masasarapan siya sa ginagawa kong masahe sa kanya. Mga ilang minuto ko rin yung ginawa sa kanya, Miss Clark. Nangangalay na rin ang dalawang kamay ko sa totoo lang. Pero makalipas ang ilang minuto, naramdaman kong tulog na ito. Kaya dahan-dahan na akong tumayo. Nakahinga na lang ako ng maluwag nung makalabas na ako. Ay, salamat. Muntik na ako dun . Dali-dali akong bumaba at tinungo ang kwarto kung nasaan ang sigbin. Mabilis kong sinubukan ng mga susi. Pero unang salpak ko pa lang, bumukas na ito. Pero hindi ko yung tuluyang nabuksan nang biglang makarinig ako ng tawag mula sa kusina. Berna? Berna, nasan ka? Ibinalik kong muli ang mga susi sa bulsa ko at hinaya ang nakasara muna ang kwarto. Mabilis akong tumungo sa terrace at kunwaring iniligpit ko ang pinag-inuman ni Don Rizaldi. Oh, kanina pa akong tawag ng tawag sa iyo . Bakit ba? Alam mo naman nagliligpit ako dito . Ba't magising ka pa? Nakita ko kasing bukas pa yung mga ilaw sa mansyon kaya pinuntahan ko. Kaso nakita kong bukas yung isang pintuan sa kusina kaya yun, pumasok ako. Akala ko nga wala ka na . Kakatapos lang mag-inom ni Don Rizaldi . Kaya hindi pa ako pwedeng umalis, no? Teka, nasaan pala siya? Kanina kasi na umuwi kami rito . Pagkatapos yung baba, nilinis ko agad yung sasakyan. Ayun, nandun sa kwarto niya, lasing na lasing. Tapos mainit pa ang ulo. Sabi ko naman sa'yo, mainit ang ulo din . Pinagbuntangan ka ba? Ano pa nga ba? Sige na, bumalik ka na sa quarters. Ako nang bahala dito. Ayoko nang patagalin pa ang usapang yon, Miss Clark. Minabuti ko na lang na tumungo ng kusina at ihatid ang baso at bote ng alak. Inumpisahan ko na rin pagpapatayin ng mga ilaw. O siya, ikaw nang bahala dito . Babalik na ako sa quarters. Mabuti pa nga, Manong Latumbo. Sige na. Nang mati akong wala na siya, mabilis akong bumalik sa kwarto ng sigbin. Pagkabukas na pagkabukas ko pa lang, sinalubong agad ako ng sigbin. Gutom na gutom ito, Miss Clark, dahil ilang araw rin itong hindi kumain. Dinalhan ko siya ng hilaw na parte ng manok na itinabi ko para sa kanya kanina. Mabilis lang niya yung naubos. Tuwang-tuwa ito sa akin. Bukas aalis na tayo dito. Dadalhin kita sa amin . At ako na ang bago mong amo. Tumatalon-talon pa ito sa tuwa na parang bata.
Pagkatapos noon ay iniwan ko na siya uli at saka bumalik na ako sa quarters para maghanda bukas sa pag-alis namin. Habang nakahiga ako sa kama ko ay hindi ako mapakali. Dapat maaga pa akong magising para kunin siya doon at umalis sa mansyong ito. Hindi naman ako makakalabas basta-basta ngayon dahil sa mga guard sa gate. Kinabukasan, Miss Clark, ay maaga akong nagising. Sinigurado kong tulog pa si Don Rizaldi sa mga oras na yon. Mag-aalas 6 pa lang kasi ng umaga. Dinampot ko ang bayong na dinadala ko sa tuwing mamamalengke ako. Yon ang bala kong paglagyan ng sigbin. Total, hindi naman siya ganun kalaki. Pagkapasok ko ng mansyon ay tinungo ko agad ang kwarto. Agad ko itong sinusian pabukas. Pero nung aakma na sana akong pihitin ang doorknob, nagulat ako sa isang boses na galing sa isang lalaking pababa ng hagdan. Sinasabi ko na nga ba, may traitor dito sa loob ng pamamahay ko! Nanginginig ito sa galit, Miss Clark. Don Rizaldi? Kaya pala minamalas na ako. Nagkandaletse-letse ang mga negosyo ko dahil pala sa'yo! Nakita kong bumunot siya ng barel mula sa gilid niya at saka itinutok yun sa akin. Napalunok ako ng laway, Miss Clark. Naisip kong baka pumutok yun at baka matamaan ako at mapatay niya ako. Balak mo pang sulutin ng alaga akong sigbin? Para ano? Para ikaw yung yumaman? Nagmamadali siyang bumaba habang tinututok pa rin ang baril sa akin. Hindi ko magawang sumagot dahil sa takot. Wala rin naman akong ibang maisip na pwedeng isagot sa kanya. Dahil totoo naman ang mga paratang niya sa akin. Akala mo, hindi ko alam na kinuha mo yung susi kagabi. Ano? Sumagot ka! Mga isang di pa panon ang agwat namin, Miss Clark. Hindi ko alam kung paano ko patitigilin si Don Rizaldi sa mga oras na yon. Gayong naghihimutok ito sa galit. Pinagkatiwalaan kita! Binigyan kita ng magandang trabaho! Pero ito pa yung igaganti mo sa akin! Sa katunayan, Miss Clark, hindi ko naman talaga kasalanan na mangyari ang mga bagay na to. Marahil tama siya na binigyan niya ako ng magandang trabaho at pinagkatiwalaan. Pero hindi ko kasalanan na pinabayaan niya ang sigbin. At ngayon ay nahanap niya ako bilang bagong amo. Pero ayoko lang isumbat sa kanya yon dahil baka kalabitin niya ang gatilyo ng barel sa sobrang galit. Wala akong ibang ginawa kundi ang titigan siya at magmakaawang wag niya akong barilin. Total, naubos na rin naman ang mga kayamanan ko. Ano bang silbi na maging mabuti pa akong tao sa mga traitor? Bigla niyang kinasa ang barel at handa na sana niyang iputok yun sa akin. Nang biglang may kung anong nilalang ang tumalon sa kanya. Dahilan na mabitawan niya ang barel. Saka ko lang napagdanto na sigbin pala ang nagligtas sa akin nang makita kong bukas ang kwarto. Dali-dali kong dinampot ang barel pero nakipag-agawan sa akin si Don Rizaldi. Pero dahil mas lamang ako sa pwesto ay naagaw ko yun. Hayop ka, Berna! Hayop ka! Itinuto ko sa kanya ang barel para hindi siya makalapit. Sige, subukan mong lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na paputokin to sa'yo. Tumalon palapit sa akin ang sigbin at saka hinarap si Don Rizaldi. Inaakma pa nito na kagati ng matanda. Anong ibig sabihin nito? Ako yung amo mo. Ako yung nakahuli sa'yo sa gubat. Pero bakit siya yung kinampihan mo kaysa sa akin? Pwes, bumaligtad na ang sistema, Don Rizaldi. Ang dating alaga mo ay alaga ko na. Sa madaling salita, ang swerte mo ay swerte ko na. Dahil yan sa kapabayaan mo. Nung yumaman ka na, unti-unti mo nang nakakalimutan ang sigbin. Halos bihira mo na nga lang dalawin at pakainin. Kaya naghanap siya ng bagong mag-aalaga sa kanya. Dahan-dahan akong umatras para makalabas ng pintuan. Dinampot ko ang bayong at inilagay ko ang sigbin. Pero nung malapit na ako sa pinto, sinugod muli ako ni Don Rizaldi. Pero bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Unti-unting bumagsak sa sahig habang namimilipit ito sa sakit. Bigla namang dumating si Manong Latumbo. Mabuti na lang, mabilis kong naitago ang barel sa bayong kumbit-bit. Manong Latumbo! Inatake yata sa puso ang Don! Tulungan mo ko! Mabilis naman itong lumapit sa amin
At ako naman ay tumawag sa guardhouse para sabihin ay natake si Don sa puso at kailangan ni Manong Latumbo ng tulong para buhatin si Don Rizaldi at maikarga sa sasakyan para madala sa ospital. Pagkatapos noon ay pasimple naman akong bumalik sa maid's quarter. Ayoko munang umuwi sa amin, baka kasi pagdudahan ako ng pamilya nila. Nung hapong yon ay nalaman ko rin na hindi lang pala inatake sa puso si Don Rizaldi, kundi na stroke rin siya. Wala siyang malay sa ospital at hindi pa alam kung kailan ito magigising. Pinalipas ko muna ang 2 araw at saka nagdesisyong umalis ng tuluyan sa mansyon. Nagpaalam ako ng maayos sa kanilang pamilya na aalis na ako sa trabaho at agad din naman silang pumayag. Dala ang isang maletang damit at isang bayong na may lamang sigbin. Umuwi ako sa amin. Sinalubong ako ni Romnick at 2 anak namin ng mahigpit na yakap. Hindi naglaon, Miss Clore. Sinabi ko na rin kay Romnick ang tungkol sa sigbin. Nung una, takot na takot ito. Pero kalaunan, nang matapos kong sabihin sa kanya ang tungkol sa swerteng dulot ng sigbin, pumayag na din naman itong maalagaan namin. Ang perang naipon ni Romnick mula sa mga panalo niya sa mga sugal ginawa naming puhunan sa negosyo. Unti-unting lumaki ang sari-sari store namin, Miss Clore. Nakakuha na rin kami ng pwesto sa palengke. Mga ilang buwan lang noon ang nakalipas. Nakabili na kami agad ng lupa. Siyempre, lahat ng pinag-uutangan namin noon, nabayaran na rin namin. Nakapagpatayo naman kami agad ng bahay sa lupang binili namin. Mabilis na umasenso ang buhay namin, Miss Clore. At nalaman ko na lang din kay Aling Donna na pumanaw na si Don Rizaldi dahil sa mga iba't iba nitong sakit. Sa ngayon ay may 6 na kaming sasakyan. 2 ang bahay namin na merong 3 palapag. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin pinapabayaan ang nagdala sa amin sa estado na ito. Yon ay ang alaga naming sigbin.